confirm kung nakikita ninyo. Kung nakikita ninyo yung share screen ko. Pa-confirm lahat ng mga nasa Zoom, please. Okay, thank you. Okay, no. Let's start tayo dito, no. So, sige. Medyo magpapakita ko ng konti ng aking mga hidden notes. These notes, ito yung notes na ginagamit ko sa mga advanced class ko. Pero dahil malakas sa akin si BilisBenta, so sige. I'll show you some of the inputs na pwede nating magamit na. So, as you can see, no, sabi daw, as our main goal. So, tingin tayo dito sa main goal as a Lazada and Shopee seller. Alam naman natin na as a seller, ang ating goal natin, basahin natin, we are selling pictures. Tandaan nyo yan. Kung sa physical store, okay, sa physical store, not an online store, ang pinapakita natin doon is the physical product itself. Okay? So nakikita, natatouch ng buyer yung kanyang binibili. While sa online, okay, ang nakakakita lang doon is yung mata ng buyer. So in short, as a Lazada and Shopee seller, we are selling pictures. Okay? Nakakatawang pakinggan, we are selling pictures. Pero napaka-complicated ng salitang 'yan. Okay? Why? Sabi, when we are selling pictures, we should allow our buyers to see, feel, smell, or visualize your products. Okay? So importante 'yan kapag nagsisimula tayo sa Shopee and Lazada na dapat ito kagad ang main goal natin. Na yung picture natin must be a sales converting page or a sales converting photos. Before we jump dyan, okay? Ang pag-uusapan natin today is about the three basic step. Okay? Three basic step para mag-grow ang sales mo or para mo makuha yung unang first sale mo sa Shopee and Lazada. At ano yung three basic step na yon? Okay? Number one, we have the product optimization. Okay? That is the step one. And under the step one, mamaya na tayo pala doon. So step one muna. And then after the product optimization, we have the step two, which is driving traffic to your products or your stores. Kapag okay na ang step one mo, nagawa mo na yung dapat mong i-goal doon sa mismong product page mo, pag jump mo ng step 2, now is the right time to drive traffic. Okay, magda-drive tayo ng traffic papunta sa mga products natin or stores. And step number 3, since na ma-achieve na natin yung traffic, okay? Pag na-achieve natin yung traffic, kailangan ma-close natin yung ating mga buyers or visitors. I'm sorry, visitors. Kailangan ma-close natin ang mga visitors natin and convert them into a buyers. And there are a lot of ways kung paano natin mako-convert sila into a buyers. Now, kung itong tatlong to hindi mo ginagawa sa buhay mo ngayon as a Shopee and Lazada seller, I don't think nasasabog ang store mo. And I don't think nabebenta ka. Sinasabi ko na sa inyo ngayon. Kasi itong tatlong ito ay ito yung talagang gagawin mo as a seller. Okay? Hindi ko nakikita na hindi mo dapat gawin. Kunyari, hindi ka magdadrive ng traffic. Di ba? Paano may pupunta sa store mo kung wala kang traffic? Hindi ka magpa-optimize ng product mo. Paano nila makikita ang product mo? Paano ka makakapag-magnet or paano ka makakapag-attract ng mga buyers mo? Let's say, mga visitors mo. Wala kang conversion. Paano mo makaklose deal yung mga visitors mo para maging ano sila? Maging buyers mo sila. So, these are the three important basic steps. Basic lang talaga sila. Bakit ko sinabing basic? Because these three steps are available sa mga seller centers natin. Okay? Nasa seller center. Walang magic to, walang hacks, okay? Walang tricks. Kasi lahat to gagawin mo sa seller center mo. At kapag sinunod mo to, I'm sure
okay, magkakaroon ng improvement yung metrics ng store mo. Hindi ka man sumabog sa ngayon, okay, if you do it consistently, habaan mo ang pasensya mo, I'm sure makukuha mo yung gusto mo. Okay? Ano ba ang purpose nito? Okay? Sabi nga, balik tayo dun sa goal, we are selling pictures, text and image. Alam naman natin na ang nababasa lang, na ang nakikita lang ng mga buyers sa mga product pages natin ay puro mga text and images lang. Okay? Walang nagsasalita dyan sa product page. Walang mga salesman dyan na lalapit sa'yo to explain the product at alukin ka. Ang aalok lang doon sa buyer mo or sa visitors mo ay yung product page itself. So it's very important then that kapag ginawa mo ang product page mo, it should be sales converting. It should be magnetic. Okay? Kasi pag hindi, sayang yung idadrive mong traffic at wala kang i-convert doon. Okay? Next. At the same time, we have to build integrity also doon sa store natin. Habang tumatagal, okay? Habang tumatagal yung product mo, nagkakaroon niya ng trust rating, umaangat ang product ratings, in short, nagkakaroon ng integrity at mas magtitiwala ang mga buyers mo to add to cart, okay, or to buy your products. Kasi pag wala ka pang trust rating, wala ka pang mga product ratings, medyo mahihirapan tayo, okay? Medyo mahihirapan tayo na makapag-convince ng ating mga visitors. Pero, okay, may magsasabi, anong gagawin? Kasi kakasimula lang naman ng product namin, eh wala pa talaga. So kaya nga, dapat simulan mo sa step 1. Kailangan, hindi, kahit wala ka pang product rating or kahit wala ka pang trust rating, kailangan maganda na yung product page mo or very convincing na for your buyer to buy your product. Okay? Getting the trust of your buyer is the best tool to get good sales conversion. Tandaan nyo yan. And dapat habang nandito ka as a seller sa Lazada and Shopee, i-visualize mo na agad kung saan patungo or ano yung goal mo para hindi ka maliligaw. Kasi and the purpose ng 3 basic step ay para hindi ka maligaw. Tandaan nyo, this will be your roadmap to your success, the 3 basic step. Kasi kapag maligaw ka, okay, let's say maligaw ang store mo, dito ka lang sa tatlong ito pupunta para makita mo kung nasaan ang problema ng store mo. Okay? Naintindihan po ba? So yun, yes, na. Okay. Sir. Yes. Okay, na, tapos na ako. Tapos na. joke lang. So iisa-isay natin yung 3 basic step na yan. And then papakita ko lang yung mga importante na dapat nyong gawin sa mga stores ninyo para ma-optimize natin. When you say optimize, it means na dinidevelop natin or ini-improve natin yung mga product pages. Ano ba ibig sabihin ng product pages? Ito mismo yung mga products. Okay? Ito yung pagkinilig ng buyer, ito yung lalabas sa kanila, at ito yung babasahin nila, ito yung titingnan nila. Okay? And then, dun sila magde-decide if they want to buy the product or not. Okay? So, ito magiging solusyon para ikaw ay magkaroon ng benta. Ang dami ko nababasa sa mga seller group, lagi nagsasabi, matumal ba? Diba? Totoo yan, matumal ba? Ako lang ba nakakaranas ng ganito? Magrarant sa mga ganito, diba? Pero siguro nababasa niyo yung mga comments ko doon, kadalasan pumapatol talaga ako. Ang layo ko sinasagot, hindi totoo yung tumal. Okay? Maaring naging matumal yung ginagawa mo para ma-optimize yung product mo. Pero pag sinabi mo talagang literal na matumal, I don't think so. Okay? As long as na-optimize mo yung product mo, makukuha mo yung benta na gusto mo. So let's start. So let's start sa 3 basic steps. So number 1, we have the product optimization. Okay? Ano ang nasa ilalim ng product optimization? Marami yan. Okay? We have the product title optimization. Okay? Number 2, we have the photos and thumbnail.
And then we have the description. So description, there should be the features. It should be informative. May features and benefits. Nai-hit mo yung buyer's needs and wants. And then you have to create a good copywriting. When you say copywriting, it is the strategy of creating persuasive content for marketing and sales with the goal of generating conversions and sales. Mostly dito sa description, maraming tumatagilid. Okay? Hindi nila alam kung ano ang ilalagay nila sa description. Ang nilalagay nilang nila sa description, nakalagay COD, di ba? 3 to 7 days ang shipping delivery. Hindi naman yun ang hinahanap ng buyer. Tandaan nyo. Ang hinahanap ng buyer dun sa description is anything na makakapag-convince sa kanya na ito yung hinahanap kong produkto, not the COD itself. So it should be informative. Yung mga frequently asked questions ng mga buyers mo na nararanasan mo when they are inquiring doon sa messenger mo or sa chat mo, okay, dapat sinasagot na dapat ng description also. That includes the lorikeet. Okay, so I think iwalan ang lorikeet ngayon is nagkaroon na ng update. So parang nagkaroon ng update sa lorikeet, parang long description na siya. But meron na siyang text and image. Okay, meron pa rin siyang text and image. Okay, when you say text and image, dito mo bubusugin si buyers sa infos and photos. All angles ng product ay dapat nakikita ng iyong buyer. Kapag wala ka neto, okay, Lazada to ha, kapag wala ka neto, huwag ka na magtaka kung wala kang benta. Diba? Kapag wala ka neto, huwag ka na rin magtaka kung wala kang benta. Lalo na kung wala ka neto, hindi mo to ginawa, huwag ka magtaka kung hindi ka nagra-rank up sa search page. Diba? Pag hindi maayos ang photos and thumbnail mo, huwag ka na din magtaka kung bakit hindi mo na-attract yung visitors mo. Puro page view ka na lang, puro traffic ka na lang, pero walang pumapasok dun sa product page mo because hindi mo na-achieve yung magnetic photos na tinatawag. It should be attractive. Kapag gumagawa ka ng mga photos or thumbnails ng mga products mo, kapag nakita yan ng buyer, kailangan auto-buy na kagad ang desisyon ng buyer. Ang gagawin na lang niya is to read some important details dun sa description ng product mo para lang mas makonvince niya na i-add to cart niya yung product mo. Pero ang ginawa mong photos ay pinicturan mo lang sa likod ng isang kumot or isang tuwalya at nilagyan mo lang ng mga bulaklak, I don't think so. Okay? Ang dami mong magiging competitors na magaling gumawa ng mga photos and thumbnail and then you keep on complaining na wala kang benta. Eh kasi sa tuwalya mo nilagay. Ayan na. Nagagalit na ako. Nilalagay niyo kasi. 'Di ba? Ang dami kasi ganyan eh. They keep on complaining na wala silang benta pero yung product nila nilagay na lang nila sa tuwalya o kaya sa wooden board ng mesa o kaya sa tiles. It should be a professional look. Kailangan professional look ang ating mga products para makapag-build tayo ng trust and integrity also. 'Di ba? Doon sa product natin. Kailangan professional lang mga produkto natin. Hindi yung basta-basta na lang or mema na lang. Ang dami kong ganyan nakikita. Ang dami din sa akin mga nagpapa-store audit about dyan sa mga products nila. At yun ang kadalasan na napapansin ko sa mga buyers. Ay sa mga sellers. The photos palagi. May problema lagi sa photos and then sa title nila. Step 1 pa lang, tagilid na. Diba? So kung tagalid ng step 1, paano mo gagawin ng step 2? Diba? It will be useless. So ituturo natin yan para makita nyo kung paano mag-work. Sir Lloyd, no? Konti yes, ano lang, yes, no? Hapyo-hapyo na lang, no? Just to give an idea, no? Yes, Coach Mark. Magkukonsume tayo ng malaking time. Okay. So ayan. So dapat, sa product title optimization naman, nai-hit mo dapat yung mga high traffic keywords. Okay? Sa dropshipping, binigyan, meron dun mga default keywords but kailangan pa rin, we need to adjust those keywords. You need to tweak those keywords para mag-rank up ka. Kasi ang daming competition kung lahat kayo pare-pareho ng keywords nyo. So you need to be unique among others. Diba? If you are unique compared sa mga ibang competitors mo, okay, mas mapapansin ka ng mga buyers mo.
At the same time, makakatulong na ma-push ka doon sa ranking ng search page kasi ang mga ginagamit mo mga keywords are mostly puro mga high quality. Okay? Next, the price. Siyempre, sa price, nasa sa atin yan. That is based on our mathematics, yun lagi ko sinasabi. Kasi tayo yung nakakilala, tayo nakakaalam kung magkano ano yung cost of goods natin or how much is the capital at tayo din nakakilala ng markup natin. Okay? So, maraming ways ng para maka-create ng magnetic price na tinatawag. So, we have the sacrificial and we also have the fast moving. And also, we consider the one time, big time. So, sa sacrificial, when you say sacrificial, parang ano siya, it is a penetration price na tinatawag. You are lowering or marking down your price para ma-penetrate mo sa market yung product mo. Para magkaroon ng awareness, at the same time, makilala, at makapag-build ka ng trust rating muna. At habang tumatagal, nag-i-improve yung sales data and then trust rating, that's the time, unti-unti, gradually, babawiin mo na, or hindi babawiin, gradually, magmamark up ka na ng price mo. Okay? That is what you call sacrificial. And at the same time, sa masterclass ko, tinuturo ko yung sacrificial na gawin mo siyang traffic generator mo. And sometimes, sacrificial are the traffic magnets and magnetic pricing ang ginagawa sa sacrificial. Okay? And then, we also have the fast moving, lalo na sa mga high ticket items. Okay? Dapat sa store natin, meron tayong mga fast moving kasi sa fast moving items, this will keep your store busy. Kapag busy ang store mo, when you say fast moving, sakto lang yung markup and then affordable at the same time madaling bilhin ng buyer compared kay one time, big time. Pag madaling bilhin, affordable siya, mabilis siyang o-orderin at mabilis ang magiging facing. Okay? Ng turnover ng orders, ship out, 'di ba? Ganun ang mangyayari. That's what you call fast moving. Sa Tagalog term ko, ang tawag ko dyan, yan yung palabigasan mo. Yung fast moving. Sacrificial, that will be your traffic magnet. One time, big time, this will buy your dreams. So, pwede ka maglagay ng mga products na maglalagay ka ng mga matataas na mga markup. Okay? With the use of this combination sa pricing mo, okay, maaring mag-optimize yung mga fast moving products mo and then yung mga one time, big time products mo with the use of a sacrificial items or even a fast-moving item ay maaari ding makapag-optimize ka ng iba pang mga products mo. Importante po kasi sa isang store na merong gumagawa or merong nagke-create ng ingay. Okay? Merong nagke-create ng noise para mapansin siya ng mga visitors mo. Kasi lalabas yan, when you say ingay, sila yung lalabas sa ano mo sa mga pages, sila yung lalabas sa mga pages. Ano yung mga pages na yan? Yung mga campaign pages, di ba? Below 99 or mga any pages, daily discover pages, yung mga ganon. So lalabas doon, yun yung gagawa ng ingay since it is a attractive pricing or a magnetic price, papasok doon yung mga visitors mo. Okay? Pag pumasok doon yung mga visitors mo, doon ma-showcase yung iba mong tinatago o yung mga hidden gems mo inside your stores. Nakakatulong silang mag-open ng window para sa store mo. That include the fast moving. Kasi kung puro one time, big time tayo, medyo babagal ang facing. Yes, nagkakaroon ng magandang turnover or facing sa one time, big time, pero sometimes mahirap makuha sa organic traffic yan. Okay? Sometimes gumagamit sila ng ads. And alam naman natin, kapag nag-ads tayo, talaga magsusunog tayo ng ad credits, di ba dyan? So, minsan yung iba, papasok pa sa Facebook ads. Eh, kaso nga, ang Shopee and Lazada, the good news about Shopee and Lazada, hanggat maaari, hindi mo naman kailangan mag-Shopee ads or mag-Lazada ads. Why? Sa Shopee and Lazada, meron tinatawag na algorithm. Okay? When you say algorithm, this is yung tinatawag na traffic in the platform guided traffic na tinatawag. In short, si Lazada and Shopee ang nagke-create ng traffic para sa store mo. So all you need to do is to attract that algorithm or the recommendation engine.
Pag sinabing recommendation engine, okay, it is an engine kung saan magkakaroon ka, kailangan ma-recognize ka ng engine. Once that you are recognized by the engine, any visitors or any buyers na mag-scroll sa platform at ma-observe nila that nai-hit nila yung interest na related doon sa product mo, maaari kanyang itap at ikaw ang ipakita doon sa buyer na naghahanap ng product na yun. So example, okay? I'll give you an example. Kunyari, yung buyer, nag-scroll sa Shopee, naghahanap ng bedsheets. Ang binibenta mo, bedsheets. If your item is already optimized, okay, nakakapag-create ka na ng sales data and then may traffic data ka na, ino-observe yan ng platform kung ano ang behavior ng isang buyer kapag nag-scroll doon sa platform. Okay? Ngayon, once na mag-gather yung data doon sa interest ng buyer, example, veggies ang hinahanap, the next time that the buyer opened the page, okay, or even real-time, possible na ikaw ang i-push ng engine na ipakita doon sa buyer since you are selling bedsheets also. Siyempre, hindi ka basta-basta matatap up doon o hindi ka basta-basta mapupush doon kasi kailangan nating ma-attract nga yung engine or the algorithm through yung tinatawag na product optimization. Siyempre, ayaw naman mapahiya ng engine. Parang ano lang din yan, parang sa school. Kapag may dance contest, sino ilalaban nila doon? Siyempre, yung magaling sumayaw. So, kailangan gumaling muna yung product mo para siya ay piliin at ipakita doon sa mga taong naghahanap ng product mo. Okay? I hope nakuha nyo yung point doon. Dinaan ko lang sa ganung example. So, pag nagawa mo tong step 1 na to, title optimization, description, lorry kit, price, okay, now is the right time na mag-drive tayo ng traffic dito sa ating store. Okay? So maraming sources of traffic. When you say drive traffic to your product store, we will create traffic leads or mga entry points kung saan papasok or dadaan ang ating mga buyers. Hindi pwede na wala kang gagawing traffic. Kahit anong ganda ng product mo, kahit piso pa yung ano mo, kahit piso pa yung presyo mo, o kahit ilibre mo pa yan, kung walang traffic yan, walang bibili ng product mo. Dito maraming nagkakaroon ng problema ang mga sellers because they don't know how to drive traffic to their stores. Akala kasi nila yung traffic kasi wala akong pasa ngayon. May ipapasa ka lang pa, 22 ah. Oo. Assignment mo? Assignment. Pamute. Yan. Naantuloy okay. Ako na mental block na naman ako. Oo nga. Nasaan na ba ako? Sa traffic. Okay, sa traffic tayo. Nawala pa rin ako. So yun nga. So kahit anong ganda ng product mo, kahit na-achieve mo itong step 1 na ito, okay? Kailangan mo pa rin mag-drive ng traffic. Kahit piso pa product mo, kahit libre pa ang presyo mo doon, walang bibili niyan. Kasi wala kang traffic. Walang nakakakita ng produkto mo. Parang ganito lang 'yan. Todo pagpapaganda mo, todo pagpapapogi mo, pero nag-i-stay ka lang sa bahay mo. Walang makakaalam na may pogi at maganda sa loob ng bahay kasi walang traffic. Walang exposure na tinatawag. So kailangan may exposure yung mga product mo. And there are lot of ways para makuha mo yung traffic or para makapag-generate ka ng traffic sa store mo. Ito yung isa sa pinaka-problema ng lahat. Kasi akala natin kapag nag-setup na tayo ng store, may product na tayo, hahayaan natin na yung platform ang magbibigay ng benta sa atin. Yun yung nagtatanong lagi ng matumal. Kasi umaasa sa platform na bigyan siya ng benta. Hindi si platform. Huwag kang aasa kay platform. Dapat gumawa ka muna ng paraan para makilala ka ni platform para hindi ka bigyan ng tumal. Kasi kapag ikaw ay magandang performance mo, nag-i-improve ang sales data and traffic mo, okay, there's no reason na hindi ka i-expose ng platform at bigyan ka ng benta. So, importante ang traffic. At maraming ways para magkaroon ng traffic ang ating mga products. Okay, meron tayong search page. Sa search page, kailangan ma-hit natin yung high traffic keywords na tinatawag.
Sabi nga, dito ka magkakaroon ng visibility to through search page. Mamaya, huwag kayong mag-alala, isa-isain ko to. Okay? Na-explain ko lang one by one para mamaya may mapa na tayo or may guide na tayo dun sa tatahakin natin dito sa discussion na ito. So, maraming pwedeng gawing traffic. So, we have the search page, mag-join sa mga campaigns, and as we all know, campaigns is the most powerful traffic tool sa Lazada and Shopee. At itong hindi ko maintindihan. Okay? Ang hilig ng iba na kapag pag nag-set up sila ng mga stores nila, nag-a-ads kagad. And then kapag tapos mag-ads, ayun, iiyak kasi nasunugan. Nasunugan ng mga ad credits. Eh hindi pa nga okay ang step 1 mo. Ni hindi ka pa nga recognize sa algorithm or even sa recommendation engine. Magja-jump ka kagad sa ads. So huwag ka munang magja-jump sa ads, okay? Especially Shopee and Lazada ads, okay? Kasi that will be the last resort na gagawin mo. Okay? Or else masusunog lang 'yan. Masusunog. Kahit i-bid mo pa 'yan ng 10 piso, i-bid mo pa 'yan ng 20 or 100 per bid, okay? I'm sure sunog 'yan. Okay? Kasi hindi pa okay ang step 1. Bakit ka magda-drive kagad ng traffic through ads eh hindi pa nga maganda yung product page mo? Hindi mo pa nga na-optimize yung title mo. Hindi mo nga alam kung ano yung ibibid mong keywords . 'Di ba? At baka yung binibid mong keywords sa ads na 'yan ay wala naman dun sa title ng product mo. O, 'di ba? Nagagalit na naman ako. So, please. Huwag niyo galitin. Lang. Pagpasensya niyo na ako kung ganito ako, ha. So ganito kasi talaga ako mag-explain para tamaan talaga tayong lahat. So bato-bato sa langit, tamaan sana kayo, okay? So pero may mapupulutan kayong aral dito, okay? So wag mo nang mag-ads. Pumunta muna tayo sa organic. Ano ba 'yung mga organic diyan? When you say organic, libre, free, walang bayad na mga traffic. Search page, campaigns, mag-join sa mga campaigns. At kapag nag-improve yung product mo, kapag nag-improve na yung sales data mo, maraming mag-o-open dyan ng mga opportunity or invitation or mag-a-unlock ng mga special campaigns like the flash deal or flash sale. Pwedeng maging eligible ka na dyan. Yun yung mga stepping stone . Once you are eligible sa mga flash deal and sales, alam nyo, dito sa flash deal or flash sale, dito sumasabog ang benta. Okay? Dito yung nagkakaroon ng 200 units sold, 500 units sold, 1,000 units sold. Ito yung napupuyat ka na dito. Okay? Pero hindi ka basta-basta makakapasok dyan hanggat hindi mo ginagawa muna itong step by step. Number one, search page visibility muna. Okay? Mamaya ituturo ko yan. Kapag nagkaroon tayo ng search page visibility by the use of a high traffic keywords, nakakalibre ka. Kahit hindi ka mag-ads, pwede kang mag-rank up doon sa search page na tinatawag. Okay? Andito pa ba lahat ng kausap ko? Hello? Parang wala yes, na. Yes, nandito, Coach Mark. Yes, sir. Pa-comment nga, pa-comment, pa-comment. Comment, comment, guys. Nandito po. Nandito po. Yes. Yes, okay. Oh, dami tuloy. Ayan. Ginigising ko lang kayo, ha. Ginigising ko lang kayo. Kasi baka mamaya yung iba nakapikit na. Okay? So ayun. So after the search page visibility, okay? Mag-join ka ng campaigns. So sa mga campaigns, marami 'yan. Andiyan yung mga sulit sweldo, andiyan yung mga double digit, andiyan yung mga last look at marami pa mga campaigns na makikita mo. Okay? And then after that, syempre, kapag nagmaganda na yung kapag nag-i-improve yung visibility, the traffic, the sales, pwede ka na maging eligible. Okay, you can be eligible na sa mga flash deal or flash sale. Once na maging eligible ka dyan at ma-approve yung product mo, dyan nagsisimula yung pagsabog ng benta. Now take note, once you're approved sa flash deal or flash sale, it is not a guarantee na sasabog ka kagad. Kasi there are times na may mga hilaw. Hilaw na flash sale or mga hilaw na mga flash deal. When you say hilaw, ibig sabihin parang hindi yun sa malayo doon sa ine-expect mo. Okay?
So mamaya explain ko 'yan kung bakit ganun ang nangyayari. So after that, syempre, ma-reach mo yung pagiging last top seller, okay? Kung sa Lazada ang pinag-uusapan, pwede mo kang maging last extra. Ano, pwede ka maging last top seller. Sa Shopee naman, preferred seller naman ang tawag doon. Okay? So as a last top seller, maraming mag-open ulit dyan ng mga opportunities, campaigns, special invitation. Tulad ng mga last extra. Okay, sa last extra, kung saan nagkakaroon na ng subsidy, okay, nagkakaroon na ng subsidy si Lazada doon para mas mapababa pa yung price mo, pero babayaran yun ni Lazada doon sa campaign price no mo na ginoin mo doon sa item na yon. And then, syempre, pwede magkaroon ka na ng mga below 99, 9 peso deal, okay? Ito yung may mga subsidy din ito, either the must buy, 99. These are very powerful tools sa Lazada. Kasi mataas ang maari mong ma-generate na traffic dito, lalo na kung maganda na ang takbo ng produkto mo. Of course, sa Shopee, we have the featured vouchers. Okay? Meron tayong tinatawag na daily discover, which is sa homepage also. Okay? And then, pwede tayong lumabas sa mga recommended similar products. Okay? And then, last live. Okay, yung last live, pwede kang mag-live para makapag-generate ka ng traffic and then i-post mo doon yung mga featured products mo. Katulad ng ginagawa sa TikTok. Shopee Live also, ganun din. Pwede kang mag-live kung wala ka pang mapagkuhaan ng traffic. Okay? Kasi sa Shopee, if the item is new, parang hindi pa siya eligible to join the campaigns. Ang mga traffic generators lang, yung mga initial traffic generators mo doon, possibly, okay, yung autobump, okay, yung autobump na tinatawag o yung autobus. Pangalawa, yung featured vouchers. Pangatlo, pwede kang mag-ads and ano pa ba? Mga possible sponsored affiliates kung pwede na. So those are the initial traffic that you can do sa Shopee nyo. Sa Lazada, ito naman. Okay? So next we have the feeds. Okay, last feeds na tinatawag. Sa Shopee ata parang wala nang Shopee feeds na tinatawag. And then of course, we have the autobump and then the autobus. Nakalimutan ko ilagay dito yung ads. Okay? Okay, so this... Sorry, mali. Ang pinag-usapan dito, kasi we have the four sources of traffic. We have the platform-initiated traffic. Second is the customer-initiated traffic. And number three, we have the external traffic. And the last one is the ads. Okay? So, tapos na tayo dun sa platform-initiated traffic. Ibig sabihin, pag sinabing platform-initiated traffic, si Lazada ang nagkikreate ng traffic sa store mo, pero kinakailangan mong mag-join sa mga campaigns na yan para mapasama ka doon sa possible na i-expose ni Lazada sa mga buyers or sa mga target audience mo. And number two source of traffic is the customer-initiated traffic. Sa customer-initiated traffic, it is pwedeng makapag... Ang gagawin mo dito is mag-create ka ng mga backlinks na tinatawag. Or sometimes, hindi mo kailangan gumawa ng backlinks kasi si customer mismo ang maghahanap sa'yo. So, I'll explain. So, number one, we have the Lazada CEM or... customer engagement. Ito yon. Pag nakita nyo yan dito, punta ka dito sa may engagement center kung nakikita nyo to. And then click nyo lang itong customer engagement. So, ang mangyayari dyan is pwede kang mag-message sa mga prospect buyers mo or visitors na dumaan dun sa store mo or pwede mo ring i-convert yung mga nag-add to cart buyers mo. So that is what you call the Lazada CEM or chat broadcast. With the use of that message, okay, that message will be the entry points of your buyer para pumasok siya sa store mo. And that is what you call customer-initiated traffic. Or maybe you can, pwede kang mag-offer ng vouchers sa buyer mo with the use of the CEM or chat broadcast, okay? So with that voucher, siya ay magsisilbing portal or entry points para i-click ni buyer yung voucher na yun. Once i-click niya, mariredirect siya going to your store. Okay? So, traffic yon, tandaan nyo. So,
wag niyong di ano to, wag niyong ini-snub itong features na to. Next, pwede kang paging katulad nga ng sabi ko, yung true vouchers, pwede din siya maging customer initiated. Marami kasi mga buyers na madalas, okay, nagko-collect, may mga buyers na mahilig mag-collect ng mga vouchers eh. And through that vouchers, pwede siyang maging parang bookmark nila. Okay, nagsiserve siya as bookmark sa mga buyers also. Bukod din dito sa cart. Okay, bukod din dito sa cart. Kasi sa cart, kunyari hindi pa niya bibilhin yung product, okay lang. At least binookmark niya yung product mo. Ganun din sa vouchers, nag-collect siya ng vouchers, pwede niya ring i-bookmark. When you say bookmark, parang palatandaan na ito yung dadaanan ko para makapunta ako sa store mo. Okay? So huwag kayong manghihinayang kung merong mga add to cart at walang nagko-convert. Kasi pwede yan maging customer initiated. All you need to do is to target them with the use of the chat broadcast and then the CEM. Okay? Next, we have the search page. So let's say nasa ulado ni buyer yung, kaya importante na meron kang store name doon sa title mo. Pero dapat initials lang. Hindi yung pagkahaba-haba kasi mako-consume mo yung buong characters ng product title mo. Baka mamaya ilagay mo doon San Miguel Corporation Incorporated Bedsheets 3-in-1. Eh di wala nang nabasa kundi yung ano na lang, yung company name na lang. 'Di ba? So it should be initials na lang. Let's say SMC. SMC Garterized Bedsheets No Lukot No Gusot 3-in-1. 'Di ba? So ganun dapat. Kapag gumagawa ka na pag natandaan niyo ni buyer, sabi niya, "Ay, alam ko ang initial nun SMC eh." So itatype niya sa search page, SMC, so mababalikan ka niya. So yun tinatawag na backlinks also. So magkakaroon ng customer initiated traffic, traffic data yon, tandaan nyo. At kapag may traffic data, okay, or may traffic, pwede yan magkaroon ng visitors. At kapag may visitors, meron kang i-convert into a buyers. Okay? Number 3, we have the external traffic. Okay? Outside the platform. So you can do the sponsored affiliates. You can also do the Shopee affiliate marketing. Ang purpose nito is to attract. We're not going to join the sponsored affiliates or affiliate marketing to attract buyers. We are going to attract affiliates dito. Okay? Mag-attract ka ng mga affiliates mo para maraming affiliates ang mag-adapt or mag-collect ng mga product links mo sa mga collection book nila. Because eto mga affiliates na to, sila yung mga nagpo-promote ng product mo. Once they promote your products and magkaroon ng sales yon, they will get a commission. So anong gagawin mo para makuha mo sila or para ma-attract mo sila? You need to provide or magbigay ka or you offer an attractive affiliate commission na tinatawag. 3 to 5% okay na yan. But depende pa rin sa margin mo. Kasi kayo naman ang nakakakilala ng margin nyo. Kung mataas ang margin nyo, edi magbigay ka ng 5 to 10%, di ba? Consider the service, you have to consider the platform charges ha, kapag gumagawa ka ng mga affiliates na ito. Okay? Next, we also have the Facebook, TikTok, Google Ads, di ba? Or even sa mga social media posting like pages, group, or even sa profile mo. Okay? Nagkakaroon yan ng awareness also. And kapag ikaw ay nagpo-post, mamaya ko na pag-usapan yan. Sige, para makapag-pass forward tayo. Also, we have the Facebook Marketplace. Maraming gumagawa niyan at maraming mga affiliates ang gumagawa ng Facebook Marketplace. So they're going to post the product and then kapag merong nag-inquire, ibibigay lang nila yung product link doon sa nag-inquire about that product. So that is an external traffic also. You can create a website, di ba? And then the landing page of, kunyari, they want to add to cart, the landing page is the platform. Di ba? So pwede mong gawin yan. And then you can create sa mga YouTube also by creating product reviews. Mag-video ka. Maraming gumagawa na ganyang buyers, mga sellers. Na kasi alam naman natin, yung mga buyers, okay, yung mga buyers natin, gusto nila makita muna yung actual na itsura ng product. So anong ginagawa nila? They go to YouTube.
sinesearch nila, kunyari naghahanap sila ng yun, nagro-rotate na ano, na map. So, titingnan nila sa YouTube 'yun. Titingnan nila kung paano nagwo-work, ano itsura niya. Alam ko ginagawa niyo rin 'yan as a buyer experience also. So gawin niyo na rin 'yun. So create a YouTube channel, 'di ba? At lahat ng product mo, gawan mo ng review. And then gawin mo na magandang keywords yung title mo. Kunyari, paint zoom. Yung paint zoom, yung in-spray na ganun. So they want to see. Kasi pag nakikita nila yung actual, parang na-experience na nila yung product. Diba? So pag gumawa ka ng ganyan, syempre, i-comment, lagay mo sa description box yung shop link mo. So doon sila pupunta para bumili ng product mo. Okay? So that is a customer, nagkaroon ka na ng ano, ng kumbaga nag-initiated traffic na doon, and then external traffic din 'yon because of the link na nilagay mo. At hindi yan nag-e-expire. Okay? The longer na nandiyan at nag-o-optimize yung YouTube channel mo or even the video na ginawa mong review, 'di ba? Mas maraming possible kang mata-target outside the platform without doing any ads at hindi ka pa nag-a-ads doon. Organic pa rin yan. So, pwede mong gawin yan. Kung ayaw mong gawin, di gawin mo sa ano mo. Gawin mo sa Facebook mo. Diba? Doon ka din gumawa ng mga reviews. Ang daming gumagawa ng ganyan. Mamaya, papahabain natin yan. O, diba? Ano pa lang tayo? Para nice, highlight Coach pa lang. Super ano nice. Po? Super nice, Coach. Okay. So, next. Ads. O, ito yung gustong-gusto ng lahat. Ads. Yung gustong-gustong magsunog. Tapos pag nasunugan, magre-reklamo. O, so pwede ka mag-Shopee ads, pwede ka mag-search ads. Sa, Shopee ads, we have the search ad, discovery ads, and also we have the Shopee boost na tinatawag. Meron ding isa pa yung, nakalimutan ko yung pangalan. May isa pang ads under the search ads. So mamaya i-explore natin yun, okay? So, yun. Sa Shopee ads, sa search ads, ito yung nagbibid ka ng keywords. Sa discovery ads, ito naman yung nagbibid ka para maging visible ka sa daily discovery ng Shopee. Shopee Boost is like similar to sa new product launcher ni Lazada kung saan dumadaan siya sa tinatawag na incubation. Parang ganun din, incubation. Binuboost din yung traffic niya. Okay? Then, pangalawa, we have the Lazada ads. Kaya? Kaso nyo? Okay na, Coach. Okay na. Okay na. Thank you. Sa Lazada ads, okay, we have the sponsored discovery. Okay? Ayan yung nagbibid ka sa mga keywords and you can do it automatic or standard. When you say automatic, you let Lazada choose the keyword for you and pwede ka mag-cost-effective bidding kung saan you let the system do the bidding. Okay? So, meron namang standard kung saan ikaw mismo ang gagawa ng bid mo, ikaw din mismo ang pipili ng keywords for your product para dun sa ads mo. Okay? Next, we have the new product launcher. Yung sabing product launcher kung saan, with the use of this feature, tumadaan siya sa tinatawag na incubation stage, incubation period or stage na tinatawag. Hanggang sa ma-optimize yung product na to at maging isang potential top-selling items na tinatawag. Pero syempre, it is not a 100% guarantee, ha. So meron pa rin diyang 50-50 na chances na makakapag-optimize ka. But ako, yung sa new product launcher, marami na akong na-optimize na product diyan. Okay, and then ang minimum bid ko lang is 100 to 150. Ang daily budget ko lang dyan is 100 to 150 a day. Okay? Yun lang ang budget ko. Hindi ako nagsusunog ng 1,000 or 2,000, 5,000. And then also, ito yung bago, which is the sponsored media. Although, the sponsored media, hindi ko pa ito masyadong na-explore kasi parang bago lang to kay Lazada. And then, hindi lahat ay merong ganito. Maybe depende rin sa performance ng store mo. Okay? So that is the last sa pag-drive ng traffic sa yung step 2 na tinatawag. And then the last one, okay, the last one is the is the conversion. Okay? Okay, yung conversion, ito yung
we are going to convert your visitors into a buyers. May mga tools na pwede kang gamitin, okay, para makapag-convince ka or makapag-close ka ng sale kay buyer. Kahit hindi ka nakikipag-usap, okay? At take note, sa conversion, hindi siya traffic generator. Okay? Hindi siya yung ano, ang dami kasi nagsasabi sa akin, coach, gumawa na ako ng vouchers, gumawa ka na ako ng ganito, pero wala pa rin akong traffic, ha? Bakit traffic ang hinahabol mo? Ang tanong, gumawa ka na ba ng traffic mo? Ano ba yung traffic, coach? O, di ba? So, hindi, maraming hindi nakakaintindi sa mga bagay na ito. And this is the purpose of the three basic steps for you to be able to understand kung saan ka dapat papunta. At kapag ginawa mo to, hindi ka maliligaw ng landas, tandaan nyo. Okay? No comment. Kasi meron ako naalala about sa pagliligaw ng landas. Marami nang naligaw ng landas at marami nang nag-message sa akin na naligaw ng landas. At ito yung na-discover nilang roadmap para mabumalik sila sa dating landas. Okay? No comment. Okay? So yun. So those are the three basic steps. Okay? Ito yung gagawin mo sa tanang buhay mo, okay? As being a seller, as a seller. Kapag hindi mo to ginagawa, nag-set up ka lang ng store mo, nag-upload ka lang ng product mo, okay? Ang masasabi ko lang sa iyo, isarado mo na 'yan, okay? Isarado mo na 'yan, matulog ka na lang dahil walang bentang papasok diyan. Ngayon, kung gusto mo magkabenta, gawin mo tong three basic step na to at sisiguraduhin ko sa iyo 2 to 3 months from now or let's say pabay natin 3 to 6 months from now you do it consistently with habaan mo ang patience mo, syempre magdasal ka kahit papaano, that is the best method that you can do, okay, makukuha mo yung hinahanap mong benta. And dito sa ano na to, sa three basic step, bawal ang mainipin. Kapag mainipin ka, hindi mo makukuha o hindi mo masusundot yung resulta na gusto mo. Okay? Eh, so, yun lang. And then, yun. Ano pa? Expand pa? Sige, expand more? Pa. Oh, want more. Sige nga, pa-comment. More. Maaga pa, Coach Mark. More pa ba? More? Ayan na, Advanced Masterclass Reveal na. O sige, happy one ko lang to, happy one na lang natin. So, pinakita ko lang yung roadmap natin, okay? Reveal na daw yung masterclass. Wag. Baka may umiyak. Then joke lang. If you want na ano, mamakita niyo yung detalye ng ano nito, itong three basic step, pwede kayong pumunta sa YouTube channel ko. Hanapin niyo si Cram Daddy. And nandun yung three proven effective ways para ma-boost or you grow your sales. Ito yung three basic steps. And then, mostly, lahat ng mga tutorials ko doon sa video tutorials ko sa YouTube, okay, 90% that is the masterclass itself. Tandaan nyo. 10%, kaya wala yung 10% doon kasi wala yung, hindi ko sinama yung mga unethical methods kasi hindi ko tinuturo yun. Mostly, ang tinuro ko doon ay the 90% ethical methods na part ng masterclass na worth. Pag na nga, ayoko na. Oo, basta yon yung worth. Oo, basta yung ganun, yung nagkakalaga ng mga ganun. Okay, libre kong nilabas sa YouTube channel ko. So, pwede nyong tingnan yan. Okay, so hindi pa tayo tapos. We have still, meron pa tayong more time. Yeah, anong DDB? Pa, dire-diretso ba? Hindi ako nagtuturo ng DB yung diretso ban, okay? So sige, tuturuan, magbibigay ako ng konting ano, konting paano ginagawa siya, okay? So let's start. Can I stop the ano muna, mag-set up lang ako, 3 minutes or 5 minutes. Okay, stop sharing lang muna ako. So habang nag-aantay, meron muna tayong talent portion. Coach Lloyd. Sorry, at may kakanta muna. Kakasata si Coach Lloyd. Ano, tasayang. Nakamute ka, sir.
Okay, guys. I-share lang po muna namin yung link ni Coach Mark sa BilisBenta. Yan po. So, sa share po namin, sa mga hindi pa po nakaregister sa BilisBenta, that's for free. Mag-register na po kayo ngayon. Yan po yung link na sinend ko. Huwag po kayo mag-register sa iba, ha? Dyan po sa link na sinend ko. Sagutin mo nga. Bilisan. Kasi hindi ko alam gagawin. Ay, ala. Wait lang, bebe. Ayan. Wish ko lang ang team song namin. Ay, nako. Wish ko lang. Grabe si Glenn. Okay? So again, sa mga hindi pa po nakaregister sa BilisBenta, I just shared you a link. Now, pwede po kayo mag-register dyan for free. Okay? Tapos, you can ask us sa Facebook page po namin regarding our dropshipping services. Kasi ngayon, no, nakukuha nyo na yung konsepto sa Shopee and Lazada step by step kung paano nyo titirahin to, no? So, using our dropshipping system, sigurado, magagawa nyo yan. Tama ba, Coach RJ? Tama-tama, Coach. So, it's all about mindset, no? So, hindi lang kasi basta subscribe lang. Or bili lang ng inventory talaga. May proseso yan. Kasi yes. Yung iba akala din nila pag sinabing Lazada Shopping, magpo-post lang sila doon, magkakabenta na sila. Nako. Nabang ganun. So may time talaga na bubuhos tayo doon. And maglalaan talaga tayo na. Okay. Let's G. Pwede na ako mag-start. Yes, Coach Mark. Andito ba lahat? Hello. Oo nga, baka tulog na, Coach. Andito pa ba? Po. Comment ko nandito pa lahat. Yes. Oh, yan na. Okay, sige, start tayo. Start tayo sa step 1, no. So, tuturuan ko kayo kung paano maghanap. Okay, isa lang muna. Kasi actually 6 ways 'to, pero ituro ko na yung isang paraan para makakuha ng high traffic keywords. Okay? So, una, so the first method is yung tinatawag na through search page. Okay, pupunta ka sa search page and then magta-type ka doon ng mga usual phrases na madalas na possible lang na related doon sa product mo. Okay? So example, brewed coffee. Andale, coffee na lang, coffee. Coffee beans, no? Sorry, nagkamali ako. So Ulit. So, kunyari, ang binibenta mo is coffee beans, okay? O, may tuturo ako mamaya, may i-reveal ako na advanced method that you can use, okay? Coffee beans. So, dito sa coffee beans, makikita mo, merong mga suggested keywords kagad na ibinigay si Shopee. Punta tayo kay Lazada. So, dito kay Lazada, type natin coffee beans. And makikita mo rin na meron ding mga lumabas na mga suggested keywords. Ngayon, pwede mo itong kunin na as your high traffic keywords. Okay? So, ganito ang gagawin natin. So, first, siyempre, the main word is the coffee beans. Okay? If it is an Arabica, isama mo. Kunyari, Arabica o Robusta. Kung dalawang klase yung coffee beans mo, what else? Ground. Huwag mo nang iwasan na yung mga repetitive. Okay? So, kung meron tayong Arabica, punta tayo sa Arabica. So, ayan, lumabas. So, dark roast. Makikita nyo ito. What else? Medium roast. Hindi rin. And then punta tayo sa Robusta. Coffee, ah. Coffee ang product natin, ah. Coffee. So, ground coffee. Sige. Coffee beans. Can you suggest ano pa? Pwede natin idagdag sa coffee. Let's say, Sagada coffee siya. Ayan, Sagada coffee. O yan, ganyan lang muna. Ngayon, with the use of these keywords na nakuha mo dito sa search page, okay, pwede mo nang gamitin ito as your product title. So all you need to do is to create a good copy writing. Okay?
So gagawa ka na maganda. When you say copywriting, sabi, a strategy of creating persuasive content for marketing sales with goal of generating conversion and sales. With the use of these keywords, okay, with the use of these keywords, makakagawa tayo dito ng product description lorry kit mo. Kung medyo advance-advance nga, pwede ka pa na ito makagawa ng thumbnail mo. So, ito yung i-re-reveal natin. Okay? Dati kasi ang tinuturo ko, manual copywriting. So, gagamit tayo ng technology. Okay? Which is yung tinatawag na ChatGPT. Kung sino yung aware sa ChatGPT. It is easy. It is an AI methods. Kung kilala nyo, si Big Seller, meron din si Big Seller nito. Pero yun nga lang, papasok ka pa kay Big Seller para gawin ito. Pero dito sa ipapakita ko, makakagawa siya ng maraming versions ng product title and even product description. Okay? So sample lang naman ito. Pwede nyo itong gawin sa mga stores ninyo. So pupunta tayo sa ChatGPT. Okay? Malalaki na tayo. Hanapin nyo lang chat.openai.com. Mag-register kayo dyan. You can use your email para makapag ano kayo. So nilabas ko to ng libre kasi para hindi na magamit. Baka mamaya ma-pressurean pa to ng 15,000 eh, di wag na. Ilabas natin ng libre ito, okay? Oo, kasi kailangan lahat makinabang dito sa mga bagong knowledges na ito, okay? Yes, ko, yes. Diba? Mag-thank you naman kayo. Thank you, Coach Mark. So ganito gagawin mo. Ang tawag dito, utos method. So uutusan mo si ChatGPT to create a title for you or even create a product description sa'yo. Okay? So ganito lang gagawin mo. Type ka. Oh, please bear with my English, ha. Barok-barok ako. Kailangan create perfect yan, Coach Mark. A sales converting product title. Ano ba ko ba ginawa yun? Sales converting product title ng mga ano? Kanina? Including ba? The following. Kaya niya na, yeah, kaya niya nabasahin yan. The following keywords. So, yan. Ang sinabi yes ko, create a sales converting product title including the following. Okay lang yan. Yeah. Okay na yan. Bahala na kayo. Okay lang yan. Oh, basta ano. Maintindihan na ni Chat. Benta. Hindi yes malaking English. Yes. So, enter natin. Boom. Savor the richness. Premium na 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 na. Okay, tinanggan natin, Coach Mark. Parang iba yata yung sagot niya. How about savor the richness premium? Ah, ito. Premium ground coffee blend of Robusta and Arabica beans from Sagada. Dark roast and medium roast options available. And that's it. That is the title. Okay? Or even ito. This title captures the keywords coffee beans. Specifically, Arabica and Robusta, blah, blah, blah. Product description na to. Let's make it simpler, no? Okay. Create a product title. And that. Sagada Sunrise. Pareho lang yung ginagawa niya. Okay, yeah, so yeah. Wait, gawa tayo ng maraming versions, no? Kung meron kang duplicate listing. Then period. Then create 20 versions. Including okay quotes. Including. Sorry. Including the following. Sorry. Yung spelling lang. Ano naman, Coach Mark? Yeah, there. Wait, ulit nga. Create a sales converting product title including. Yeah, sige. Okay, wait lang. Sobrang galing ng ChatGPT. Lagyan ko ng period dito. Create 20 versions. Versions, 10, yes. 10 na lang para hindi mahirap. Yes, 10. Okay. Ito yung para pag may duplicated. Yes.
Okay. Ayan, nagke-create na siya ng product title para sa iyo. At the same time, the product title is a sales converting product title in a naman magnetic product title wherein the AI is also featuring the benefits and the features the benefits of the product also. Benefit and features of the product. So with that, it's up to you to choose which keyword is the best for your product. Hindi ka na gumamit ng ganito. So mababadali yung pag-brainstorm mo ng product title. Now, if you want to create a product description, for example, utos lang din. Utos lang method. Din. Create a converting product description. Description lang. And then, enter mo. Grabe siya. You know. Di ba? Baka mahingian mo pa ng hashtag yan. Oo. So with that kind of product description, parang hindi gawa ng tao, pero human ang kanyang description. We say human, parang ang nakikipag-usap pa rin is tao, hindi robot. So tingnan natin, no? Indulge in the bold and rich flavors of Sagada Gold, a premium dark roast. Grabe, hype na hype, no? Made with the finest Arabica and Robusta beans, perfect for coffee lovers. This blend is guaranteed. So, pag ito nilagay mo sa description mo, hindi ka na and then you add the specification, ilang grams, di ba? Yun lang. Anong packaging niya, ano yung mga, paano siya gamitin, di ba? Kasi may mga ganong buyers, hindi nila lang paano gagamitin. So, nakakatulong na to sa store mo. Step yes. one pa lang yan. Di ba? At marami pang ways on how to get high traffic keywords. Ang pinakita ko pa lang is one way pa lang. But six ways talaga sila. Actually. So, yan. So, tapos na tayo sa product title. Ito, marami nang may hit dito na mga high traffic keywords. Like the dark roast, ground coffee, coffee blend, Arabica, Robusta beans, di ba? So, yun. So, at the same time, you can also limit the number of characters here. So, pwede mo siyang utusan na limit to 120 characters only or limit to 100 characters. Gagawa siya ng title na ganun lang siya. Yes. Okay? Yes. Learning ba? Yes. Say yes nice. Naman to learning. Okay. Type yes, so, guys. So, sobrang ano yan, ha? So, nag-search ka, no? Coach Mark, tapos okay. yun yung... Yes, nag-search tayo Grabe. Sa search page. Then kumuha tayo ng mga suggested keywords through that search page. Ganun din sa Lazada. Kukunin mo lang din ito. And then, iutos mo kay ChatGPT na igawa ka ng converting product title. And then, yun na. Copy-paste ka na lang. Pili ka na lang ng pwede mong gagamitin na title doon. Okay? Galing, so, galing. Yan ha. Dati kasi, this is a very challenging. Challenging, Yung pag-create ng description. Anong nangyayari? Nangungopya na lang tayo sa ibang mga... Even product title talaga, no, Coach Mark, no? Pag-isipin mo palang... Nagagamit mo siya, okay? So, yan. Ngayon, kung nasa dropshipping naman tayo, magagamit mo to para mas maging unique ka from others, di ba? Yes, yes. So, when you say unique, naiiba ka sa iba. So maraming pwede mong gamitin ito. Ang daming seller na nahihirapan talaga sa product title. Pare-parehas sila ng oras. Kasi kahit naman ako, nag-struggle ako dyan sa product title. Kasi hindi ko alam kung paano sila gagamitin yung bawat keywords na nagamit ko. Diba? At ito pa ang good news, diba? Merong trick, diba, na tinatawag na hidden keywords. Okay? May trick pa. O, sige nga, Coach Roy. Diba, dun sa mga gumagawa ng mga hidden keywords sa lorikeet, kaso wala na yung lorikeet. Okay. Diba? Since wala na yung lorikeet, hindi na natin matatago yung mga keywords na nakuha natin. So, all we need to do is to reveal those hidden keywords with the use of this product description also. So, wala ka nang dapat itago, whether it is a competitor's keyword, whether you get it from other sources like the search ads or the discovery ads, you can get all of those keywords and then
utusin mo si ChatGPT to create a good copywriting or a good description na maire-reveal mo na siya doon sa description page section ng product mo. So, saan ba yun? Dito yan, sa products mo. Diba? Manage product. Okay. And then, sample, no? Edit. So, imbis na magtatago ka pa ng mga, ito sa mga, ano, nasa advanced na, no? Imbis na magtatago ka, like say, dito punta tayo sa old board version, no? Tingnan natin kung may nakatago, ha? Ayan, may nakatago. O, ayan, diba? O, guilty. Guilty. Oh, guilty, 'di ba? Edi kopyahin natin siya ngayon. Okay. Punta ka ngayon sa new version, upgrade to new version and then mm-hmm. yung nakopya mo, 'di ba? Sabihin natin create long product description including the following keywords. Enter. And ayan na siya. Gumagawa na siya ng bagong description. At hindi mo na kailangan itago kasi gumawa siya ng magandang copywriting dun sa mga nakuha mong keywords. May magtatanong, Coach, bakit para saan yan? Tandaan nyo, ang product page, okay, para tayo yung mag-rank up sa search page, nag-i-include doon yung mga text and image ninyo. Okay, with the text, kapag nare-read ng platform, yung mga nilagay mo dito, ito yung mga gagamitin nila para matulungan sila which product ang kanilang i-recommend doon sa mga buyers natin. So, sa mga naghahanap ng boys clothing set, sa mga naghahanap ng mga muscle cut, 'di ba? Naghahanap ng cotton sando for kids, 'di ba? Boys and girls na mga keywords, part 'yan. Okay? Part 'yan sa text and image ng product page, hindi lang product title. Nakakatulong 'yan mag-push sa para mag-rank up ka sa search page. Dito pa lang, nadidevelop mo na 'yung tinatawag na visibility ng product mo. Through search page. Wala ka pa sa step 2, hindi ka pa nagda-drive ng traffic, title pa lang, traffic generator na kagad. In even your description. Yes. Okay? Kasama na doon yung lorikeet. Okay? Nakuha po ba? Push. So, yun lang ha, yun lang yung masishare ko about dito sa title optimization and then sa ano. Now, pagdating na sa thumbnail, okay, ang ma-share ko lang sa inyo, you can use Canva. Okay, sa Canva kasi, malalaki na kayo, punta lang kayo sa canva.com and then picturean niyo yung item mo. And then pag na-picturean mo, pwede mo ma-remove yung background niyan. Pag na-remove mo yung background, pili ka lang ng design, kunyari coffee. May ilalabas diyan ng mga ano, meron diyan lalabas na mga sample templates doon sa mga coffee mo. 'Di ba? Eh di kunyari, let's say this one. Piliin mo 'to, coffee time. Then punta ka sa upload. Kunyari palitan mo ito, gawin mong kuha tayo dito sa ChatGPT. Sample lang ha. So, hindi ako magaling dito pero and let's say these are your ano sample ano diba hindi maganda sample lang hindi naman ako eksperto but with the use of Canva nakakapag-create ka ng magandang thumbnail. Diba? Attractive thumbnail. Hindi siya nasa kumot. Wala siya doon sa mga tuwalya or nilagyan ng bulaklak. Medyo may pagka-professional looking siya. Diba? So, just be creative.
ang kagandahan ng Canva is that what you see is what you get tulto. Okay, in short, pindot-pindot ka lang dito and then you can create different designs kapag nagka-Canva ka. Okay? So, may subscription ito actually, pero kung if you cannot afford the subscription, imposible. So, bahala na kayo. You can may free trial nito or may free account nito. Doon pa lang magagamit mo na itong pag-create ng magandang product thumbnail. And make sure kapag gumagawa ka ng thumbnail, okay, it should be eye-catching, magnetic, and the features and benefits ay dapat nandoon. Okay? Because your photo and thumbnail ang mag-a-attract ng buyer to visit your product page. If your thumbnail is not magnetic or eye-catching, dadaan lang yan sa mata ng buyer mo. Pag dumaan lang yan sa mata ng buyer mo, edi wala. Wala kang makukuhang visitor. Pero pag yan ay dumaan sa mata ng buyer mo at napalingon siya kagad doon sa thumbnail mo, okay, pag kinilik niya yan, edi may visitor ka na. Pag may visitor ka na, bubusugin mo siya ngayon doon sa lorikeet or sa description mo with the informations na meron ka doon. At possible na pwede mo siya mo-convert mo siya into a buyer already. Step 1 pa lang yun. Kaya lagi yung tinuturo ko sa mga students ko, dito sa step 1 or the product optimization, nagkakaroon na dito ng traffic and the same time nagkakaroon na rin dito ng conversion without doing the step 2 and then the step 3. Okay? By just sa traffic, sa title pa lang, may traffic na. Sa thumbnail, okay, makakapag attract ka ng visitors sa description mo, pwede kang magkaroon na ng tinatawag na sales conversion. Actually, 3 basic step din siya under the product optimization. 1, 2, and then 3. Okay? Pero pag in-expand natin, etong limang ito ay under lamang ng product optimization. Bukod pa doon sa pagda-drive ng traffic. So, yun lang ang pwede kong ma-share about dito sa product optimization. If you want to see more details about this, pwede niyo i-visit yung YouTube channel ko, which is Scrum Daddy, yung 3 proven effective ways on how to grow your sales. Okay? So, tapos na yung ating step 1. So now is the time, eto na, na-upload na natin yung product. Now is the time to drive traffic sa ating store. Okay? So, anong gagawin natin? So, pupunta tayo ngayon dito sa marketing center and then go to campaign. Sa Lazada, sa Shopee naman, okay? Ay, naiya ako sa benta ko. Sa Shopee naman, dito sa left side. Okay, na talaga, Mark. Dito sa left side, go to marketing center. Or center, and then go to product campaign. Okay? Okay. Punta ka sa product campaign and then may lalabas din dyan. Ayan, may lalabas din dyan na mga campaigns also. Okay? So, ayan, makikita mo, andyan yung mga different campaigns na pwede mong salihan. Okay? We have the Sulit Sweldo, the 5.5, Style Fest, Last Beauty. Kung kasali ka sa, kung eligible ka sa Flash Flash, pwede ka din mag-join. Alay ko sinasabi, mag-join sa mga campaigns hanggat kaya mong ilaban yung price mo. If you think natalo ka doon, edi wag mong ilaban yung presyo or wag mong i-join yung product mo. Or you choose a specific product na kaya mo lang i-join and then the other, wag mo nang isali kasi may magkakaroon naman yan ng domino effect. Okay, magkakaroon naman ng domino effect yan dun sa store mo. Okay? Kailan kaya makakapasok sa mga campaign Shopee kapag fresh pa lang lahat? Sa Shopee, ang pwede mong gawin muna dito is the voucher campaign. Mamaya pupuntahan ko yan ha. Tuturo ko yan mamaya. Dito lang muna tayo sa Lazada. Yung mga traffic generators natin. So, i-tour ko na lang kayo. So, sometimes kapag tumataas yung level, yung seller level mo so nagkakaroon ka ng mga invitations. Okay, invitations,
And then nagkakaroon ng mga different nag-ayan, katulad niyan, may mga lumalabas na mga campaigns like this one. Okay, may mga flash sale na pwede ka. Actually sa campaign no, dalawang klase. We have the nomination and then we have the invitation. When you say nomination, magjo-join ka dito manually. Okay? Pag sinabing invitation, okay? Pag sinabing invitation, ay. Lana. Lana, kita na sir eh. Lana. Pag sinabing invitation, okay, ito 'yon. So all you need to do is to approve the i-approve mo ay like this one, the 49 in demand. Pero ako hindi ko masyado sinali kasi ang sobrang baba ng presyo. So pinili ko lang yung mga pwede kong i-sali dito. But kapag yung sinabi ko na nag-i-improve yung seller level mo, nagkakaroon ka ng mga ganitong invitation. And this invitation, you need to grab mo itong mga opportunity na to. Kasi ito yung moment na mas makakapag-create ka ng free exposure ng mga products mo without doing any ads at all. Okay? So, importante yan. So, kung if you think na kaya mong salihan, de, mag-join ka. Okay? So, ayan. And then, syempre, pag nag-start na yan, pwede ka namang pumasok sa last flash. Okay? Kung saan, dyan yung mga available campaigns na pwede ka namang mag-join. And then, pag ma-approve ka, bibigyan ka dyan ng campaign date kung kailan magla-live yung products mo with your approved campaign price na tinatawag. At ito din, malakas din itong makatulong lalo na sa traffic boosting na tinatawag. Okay? So, sa Shopee naman, yung mga initial traffic kasi hindi tayo pwedeng makapag-join pa sa product campaigns kasi baka unable to join ako dito. Hanap tayo ng store na pwedeng makasali ha. Anyway, so wag na muna. So dito, pag binuksan mo tong campaigns na ito, okay, pasensya na, may 3 seller penalty points ako. Pero mas okay na yan kaysa walang benta, okay? Yung iba kasi walang penalty points pero walang benta, di ba? Okay na yan. May benta. Mamaya, i-bash ako na, may set penalty points. Okay lang, at least may benta. Kasi magkaka-penalty points ka talaga pag marami ka ng benta, nagkakaroon ka na ng gate shipment. Yes, totoo yan. So, pero hindi ko sinasabi na gawin nyo din yung ginagawa ko. Okay? So yun, nasa sa atin yan. So may lalabas po ditong mga campaigns. Okay? Yung mga campaigns dito, pwede nyong salihan. And then, difference lang ng campaigns ni Shopee and then ni Lazada, si Shopee po, okay, wala siyang binibigay ng mga suggested campaign price. Ikaw ang magbibigay ng price or campaign price based doon sa tinatawag na discount range. Let's say, payday sale, okay? Payday sale. Ang discount range is 10% to 99%. Okay? So, doon lang maglalaro yung presyo mo. You have the control with regards to the campaign price. While dito sa Lazada, ang campaign price ay depende doon sa suggested campaign price na tinatawag. So, I'll give you an example. So, wait lang. So, sample tayo, mag-join tayo dito. So, like this one, 5.5 Brand Saver Sale, did they last live? So, i-click natin yan. And then, turuan ko na rin kayo paano mag-join dito na mabilis. Kasi kung manual ka dito mag-join, kunyari, pipili ka ng product, this is what you call manual. Okay? When you say manual, this is the suggested campaign price. Okay? Mm-hmm. This is the traffic boost price na tinatawag. Magkaiba yan. You have two options. It's either you follow the traffic boost price or you follow the campaign price. So dito sa product na to, walang nakalagay na traffic boost price. Hanap tayo ng product na may traffic boost price para makarelate tayo kahit papaano. Hanap ako. May time pa ba tayo, sir? Yes, may time pa. Total value, kahit nga kami, natututo. And ito ay libre po ninyong nakukuha, okay? Yes. Boost price. Okay, I'll give you a compare. Ay, ba't wala?
baka wala dito sa campaign na traffic boost price. Okay, but anyway, this is the manual method. So susundan mo lang yung campaign price niya. So this is the maximum campaign price, but you cannot go higher than 114.48 na tinatawag. Kasi pag nag 115 ka dyan, hindi niya tatanggapin. So ang pwede mong gawin is 114, automatically mag-check yan. Okay? So sundin lang natin, or pwedeng hindi mo sundin, basta not over the suggested campaign price. So yan. And then, dyan na muna tayo, and then, pwede mo nang, then you put a camp, ay ano ba to? Exclusive, last live pala ito, kaya walang traffic boost. Balik. Sorry. Balik ako ha. Dito tayo sa last loop. Copy over to eh. Ano kaya? Anyway, sige, balikan na lang natin. Pwede naman to, pwede tayo mag-manual dito. Okay, so ayan. And then, kiklik lang natin. Pwede tayo maglagay ng campaign stock kasi last live ito eh, last live. Pero pag regular campaign, pwede kang hindi maglagay ng campaign stock. Okay, so ganyan, manual, and then click submit. Okay. So, 4 are already submitted. So, just to confirm, if they are already submitted, just click the registered products. And then, ito na, nasa pending na siya. So, that is the manual method on how to join on the campaigns. Now, this is another way para mapabilis mo yung pag hindi ka na magta-type. So, all you need to do, syempre, mag-a-add ka ng product and then click the batch. Price setting. Okay? And then, maximum, ewan ko kung susunod to ha, kasi alam ko walang traffic boost eh. So, click update, pero feeling ko, ayan, nag-work siya. So, ulitin ko ha, batch price setting, kinilik ko lahat ng mga products, and then maximum campaign entry price. Ang i-input niya dyan is the suggested campaign price. Hindi mo na kailangan mag-type. And then, just click the update. So, yun. Dilalagyan mo na lang siya ng campaign stock. Siyempre, the campaign stock will be based doon sa inventory mo. Okay, nasa sa'yo yan kung ilan ang ilalagay mong campaign stock. And then double check the pricing kasi baka mamaya talo ka or sobrang baba nung nilagay na price. Okay, and then just click submit. Okay. And that's it. You have two products already na in-enroll mo na dito sa Last Live exclusive deals. So pagdating ng May 5, okay, nakalagay yung campaign date is May 5. So this is a 3-day campaign. Once it is already approved, lalabas ito as a featured product sa mga nagla-live selling. Okay? Oh, so okay, tama. Sa mga last live na din ang mangyayari, and then possible din ito na i-showcase nila yung mga products mo. So, traffic pa rin siya, 'di ba? Yes. Basa lang ako ng ano ha, ng ano. Basa lang ako ng ano ng question. Sir Mark, yung number ng title sa Lazada ngayon ay sinasuggest nila na 120. Okay. Yeah, but then by follow it, feeling ko limited ng keywords ang malagay. Okay, maraming ako natatanggap na ganyang questions. Sige, puntahan natin 'yan. Ang importante kasi dito is makarating ka lang sa tinatawag na top product score. Okay? So the top is the highest product score, not the excellent, tandaan nyo. So, there's no need, actually nag-110 nga eh, there's no need na, wag na kayo magpaka-stress na maabot nyo yung 110. At least 101 to 110, it's enough para magkaroon ka ng top content score. Kasi there are times na si Lazada, pati yung image, okay, marami siyang pinapagawang adjustment. That is so very complicated, di ba? Kasi kahit naman makuha mo yung top content score, magdadrive ka pa rin naman ng traffic. Di ba? It is not a guarantee na bukas sasabog na yung product because na-reach natin yung top content score. Kailangan pa rin mag-drive natin ng traffic. Mag-focus na lang tayo sa pag-drive ng traffic sa product.
at least masasalo natin kung ano man yung naging kakulangan dito. But I don't think so kasi I have products na below the 110, nagwo-work naman sila, nag-o-okay naman sila. Kaya ginagaranti ko sa inyo, as long as it is 101 to 110, it's okay. There's no problem about it. So paano mo makukuha yung dito? Kasi ang nire-require niya is 120. Pag ginanyan mo, so ayun, bumagsak na yung title quality. Di ba? So bawasan mo na lang. Di, ang gawin mo, you remove the unnecessary words doon sa product mo. Di ba? And then, keep mo na lang yung mga high traffic keywords. And the rest of the keywords, alam ko marami kang na-collect na mga keywords. So lahat ng mga na-collect mo na keywords, gawan mo na lang, utusan, mag-utos method ka na lang. And then ilabas mo na lang sila doon sa description. Tama? Ba't ako nagsatanong na tama? Okay? So yun, ganun lang sa kaano, kasimple. Para maano, para ma-optimize mo yung product. Kasi yung iba, hindi pa umaalis ng step 1. Okay? Andun pa rin sila sa product optimization. Time is running out eh. So dapat habang gumagawa ka sa step 1, nagda-drive ka na rin ng traffic for your store also. Okay? So ito yung mga possible na pwede mong gawing gamitin mo as a traffic generator. As if you are a new seller, just keep on joining the campaign. Sali lang ng sali sa campaign. I-hit mo yung mga traffic boost price kung kaya mo. Okay? And I'm sure in 1 to 2 months, makukuha mo rin yung unang heartbeat ng product mo. When you say heartbeat, pag binasa natin yung business advisor natin, makikita mo, nagsisimula nang magkaroon ng lifeline. Tug, 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 tug. Pag nakikita mo yung trend ng ano mo ng graph, pataas na ng pataas, edi good news for you. 'Di ba? It means yung ginagawa mo sa seller center mo is now nagwo-work na siya. Okay? So ganun lang kapag nagbasa ka ng business advisor. Dito naman sa Shopee, if you want to generate traffic, yung mga possible na pwede mo munang gawin is the voucher campaign. The voucher campaign is different dito sa vouchers. Sa vouchers, this is a conversion tool. Sa voucher campaign, ito yung mga feature dito sa homepage. Okay? And dito sa homepage na ito, okay, nagiging ano sila, nagiging entry points also dito sa voucher sections. So, lumalabas sila dito sa platform. Okay? So, once na i-click ito ni buyer or i-claim, nagiging entry points yan going to your store. So, yan ang possible na pwede mong gawing initial traffic also. And then, pwede rin mag-autobump. Okay? Mag-autobump ka, di ba? I-autobump mo yung ano mo, yung product mo. Paano mag-autobump? Go to my products. Ayan. And then, click mo lang ito. And then, sa ilalim, may nakalagay na ano, na ganyan. Okay? And then, may tinuturo ako mga methods dito na kahit bagong panganak pa lang yung product. Like this one, this is a 3-week-old item. 3-week-old item ito. And then, as you can see, yung kanyang nadadrive na traffic, 4,100, wala pa siyang 1 month, and then may sales data na siya. Diba? Pag tinignan natin yan, and then ang pwedeng makapag-ano dyan, ang pwedeng makapag-testify dyan is my students from the advanced class. Okay? Pag hinanap natin yung product na yan, makikita mo, okay, makikita mo, ayan na, wala na akong tinago. Makikita mo, meron na siyang benta. Okay? May benta na siya. Punta tayo sa all. Then trucks. Ayan, 88 orders na. Meron na siyang 88 orders. This is a 3-week-old item. Okay? So, una, ginawa ko siya. Nag-step 1 ako. Nag-drive traffic ako. Nag-create conversion. At ito na yung nagiging activity niya. Doon sa aking seller. Dito sa aking store. Okay? So, again, pwede ka dito sa voucher campaign. If you're eligible to join the product campaign, you can do so. Or, pwede kang magpatakbo. You can join the affiliate marketing solution also wherein mag-offer ka ng ano, affiliate commission. Pwede kang mag-offer ng affiliate commission so para maraming mag-adopt ng products mo. Diba? Pag the more affiliates,
na mag-adapt ng products mo, mas talalawak yung traffic leads mo. Marami magpo-promote ng products mo without doing any ads at all, 'di ba? At kahit hindi ka pa nagjo-join ng campaign, parang TikTok lang din 'yan, yung open plan. So, mangyayari doon, maraming mag-a-adapt ng mga product, mga affiliate products mo, and then namumultiply yung product page view mo through the different affiliate na nakapost yung product mo sa mga stores nila. Okay? So, pwede mo rin gawin yan kung hindi ka pa maka-join sa mga product campaign. Or, pwede kang mag-Shopee ads kung gusto mo talaga. Pero sabi ko nga, bago ka mag-ads, kailangan make sure may organic traffic ka na para at least may mapapagalaw ka ng item mo. Okay? So, if you want to, gusto mo mapanood yung detailed kung paano mag-set up ng basic ads, so makikita nyo yan sa ano ko, sa channel ko. So pwede nyo panoorin yon, and malaking bagay yon para makatulong kapag sa pag-set up ng Shopee and then Lazada ads po. Okay, so hindi ko na i-detalye dito kasi makikita nyo naman po yon doon sa ano, sa video ko, at pwede nyo ulit-ulitin yon up to sawa. Okay, and with that tutorial, marami na rin ang nagkakaroon ng result because of those mga tutorials. And those are free. Libre po yon. At alam nyo ulit, ulitin ko, 90% of the content na meron doon are all part of the paid master class na ino-offer outside dito. Okay? Pero nilabas ko ng libre. So, okay na, Coach Mark? Last one na lang po tayo. Okay, last one. Ah, sige. Okay. May ginaganaan pa ako ng konti. Baka mabitin pa. True. Okay, last one is conversion. Okay? Kasi basa tayo ng business advisor natin, no? Oh, so po, para magbasa ng business insights sa Shopee, yeah, go to business insights and then open mo yan. And then, this is your real time. So this is your real-time sales for today. And then kung gusto mo malaman yung performance niya sa loob ng a week, okay, you can see, oh my God, shit, sorry. Oh, ito ha, tuturuan ko kayong magbasa. Ade, bago ito ipakita, punta muna tayo sa conversion. So pwede kang gumawa for conversion. The least that you can do for conversion is to offer a discount voucher or even a free shipping subsidy, or you can join the free shipping special or the coins cashback. Sa Lazada naman, okay, the list that you can offer for your buyers, go to the promotion, marketing center and promotion. The list that you can do is to provide a regular voucher, free shipping also. You can also, pwede ka rin mag-offer ng flexi combo, add-on deals, if you want to increase the basket size or the order value ng ano, the order value of your of the yung order ng isang buyer mo. So yun ang mga possible na pwede mong i-offer para ma-convert mo sila into a sales na tinatawag. So balik tayo dito sa Shopee para matapos natin itong Shopee. So dito naman sa voucher, simple lang, click the voucher, and as you can see the metrics ng aking voucher. So ito yung mga na-convert ko ng mga buyer, mga visitors into a sales, okay? So this is the key metric. So the sales is 53k. So I got 166 orders with the use of a regular shop voucher. And alam nyo po, dito sa voucher, it is a very powerful tool also. Kasi dito sa voucher na ito, okay? Number one, it increase. Sulat natin dito ha. Where's the my voucher? The voucher po, it increase the basket size or even the basket size or even the order value. Okay? At the same time, isa pa sa mga nagagawa nito, nagiging nagsiserve to as secondary. Actually, di siya secondary eh. Traffic leads din siya eh. Pwede rin siya mangibaging backlinks mo. Okay? Kasi ganito nangyayari dyan.
si buyer, kapag nag-claim siya ng voucher, it's either i-claim lang niya, i-collect lang niya, or either ang gawin ni buyer is i-redeem yung in-offer mong voucher. Tandaan nyo, kapag gumagawa ka ng voucher, okay, when creating voucher, you have to apply SMART. Okay, when you say SMART, specific, measurable, attainable, help me, attainable, realistic, no. Tama. Ano ba yung R? Realistic, time. Yes. And then time, something time. Okay, basta time na lang. Hindi ko na isa-isahin. Mm. In other words, when you apply SMART, kailangan it should be attainable by the buyer. Hindi siya suntok sa buwan, hindi too good to be true. There are a lot of sellers, ang ginagawa sa voucher is MEMA. May magawang voucher lang. Pero ang hirap i-redeem, ang hirap ma-achieve dun sa nire-require mong minimum spend. Okay? If you want to optimize your voucher, you have to measure, okay? You have to measure the buying power of your targeted audience. Ikaw na makakaalam yan kasi depende yan sa niche ng store mo. Okay? So pag na-measure mo yung buying power ng audience mo, okay, makaka-create ka na ng voucher. Let's say pag nabasa mo yung punta tayo sa business insights, let's see kung may makikita tayong metrics ng order value. Walang nakalagay. I think this one, pwede pa tingnan natin. But anyway, no. May makikita may makikita ka dito na nakalagay na basket size niya. Okay, may makikita kang basket size niya. And then affiliate, ano ba 'to? Dashboard pala 'to ng affiliate. Wait a minute. Nasa wrong, ito pala yung dashboard ko. Ayan, let's see. Ito, this is the order value na tinatawag, sales per order. So this is the buying power of your buyer or visitors. So the average is 221. So para makapag-convert ka, so syempre gagawa ka ng mga tier na yan. Let's say you offer a voucher for a 200 minimum spend, you offer a voucher around 300 minimum spend, 400. And the discount voucher that you're going to provide is based also doon sa kaya mong i-offer sa buyer mo. With that, kapag napupush mo, let's say your voucher is 300 minimum spend, okay? Okay, with that, napupush mo, okay, napupush mo si buyer na ma-reach niya, let's say example, the 300 minimum spend. So what will happen is that aangat itong sales per order mo. So given maging 300, ma-reach mo yung target mo na 300 order value per buyer, mag-i-increase itong sales mo using the same metrics na meron ka. Even if you have 730 orders, let's compute, let's say 730 times the your target na maging basket size is 300, from 161, mai-increase mo ang benta mo to 219,000 more or less. You see? Sa mga nagtatanong, para paano umangat ang benta, you can use the voucher. Pilitin mo, ma-push mo yung buyer mo na ma-reach yung minimum spend mo para umangat yung order value. Pag umangat ang order value, umaangat din yung basket size ng product. And this tool is very powerful, yung shop voucher. So all you need to do is to create a smart voucher. Smart, specific, measurable, attainable, realistic, and syempre, yung time, do not create a voucher na immortal. Okay? When you say immortal, gagawin mo tong 1 year. Okay? Gagawin mo 1 year, gagawin mo 6 months, wag. When you create a voucher, there should be a call to action, a sense of urgency. Create a voucher in a limited time only. Kasi pag gumawa ka ng voucher na 3 months, hindi yan papansinin ng buyer mo. If 3 days lang yan, 5 days lang yan, ang gagawin ni voucher, manghihinayang siya dun sa collected voucher na yon. All ang gagawin niya is to redeem.
Eh, di ba? Uy, sayang itong voucher ko. Meron akong 20 pesos off. Eh, di gamitin ko na. So, nagkakaroon ng conversion. Hindi man real-time ang conversion, maaaring bumalik si buyer ulit in 3 to 7 days, depende dun sa expiration ng voucher, nagkakaroon ka ng backlinks, nagkakaroon ka ng customer-initiated traffic. Di ba? Hindi nasasayang yung mga dumadaan mong visitor kasi nagko-collect sila ng voucher mo at pwedeng bumalik ulit sila sa store mo para bumili ulit. Nakukuha niyo po? And this is one of the most powerful tool that you can do for your conversion. So, simple lang, put a voucher name. Example, voucher. Voucher BB. Kunyari, BilisBenta. Or ito, BB5. Kunyari, magbibigay ako ng 5 pesos off. And then, limited time period only. So, today is 22. So, bibigyan ko lang siya ng end date ng, let's say, 3 days. So, hanggang 25. Diba? Confirm. And then, balik-balikan nyo to para may trabaho kayong gagawin sa seller center nyo. Iba kasi hinahabaan para hindi nabalikan eh. So, sayang siya. And then, the fixed amount, let's say 5 pesos. And then, kunyari, list that you can offer is 115. Do not, huwag nyo susundan yung ginagawa ko ha. I'll just give an example. Ang 100, hindi ba kaya ni buyer bumili ng worth 100 sa store mo? E di, ano mo, i-push mo siyang bumili ng worth 100. At least, sales data yon. Diba? Nakukuha niyo yung point doon. So, that is a sales data. So, malaking bagay yan para makatulong, para mag-optimize yung product mo. So, usage quantity, let's say you want to create 1,000 vouchers and then display on all pages, or you can create a, alam ko pwede to specific, then just click confirm. Once mag-live siya, lalabas yan dito, and then pwedeng i-redeem yan. Hindi lang dyan lalabas, possible din yan lumabas sa mga product pages. And then they can collect and redeem those vouchers. And imagine, no? Imagine, you have this, let's go back dito sa metrics na to. You have 18,900 out of 56,000 page view. Okay? Ang na-attract mo doon is 18,923. Diba? And out of 18,923, maka-convert ka lang dyan ng let's say 10%, di ba? That is 189 visitors or 189 buyers, di ba? So, or if you want to increase the 730 orders, di ba? Makakuha ka pa dito ng mas mataas na percentage, maka-convert mo pa yung mga visitors mo, eh di mas mag-i-increase din yung number of orders using the same data, using the same metrics. All you need to do is to improve your tools. Nakukuha niyo yung point ko doon na hindi mo na kailangan magdagdag pa ng visitors or dami ng page view. With that existing na, pwede mo nang i-improve yung sales mo, especially with the use of the vouchers. And that includes also sa mga vouchers ng Lazada. Okay? And marami ka pang pwedeng way para ma-increase, like the free shipping max, di ba? Kasi may mga minimum spend yan para ma-reach ni buyer yung tinatawag na para makuha niya, ma-avail niya yung in-offer mong subsidy or the free shipping itself, di ba? So, nag-i-increase ulit doon yung basket size na tinatawag. Okay? Pag nag-i-increase ang basket size, nag-i-improve yung conversion, nag-i-improve yung order value, tumataas ang sales mo. Di ba? And at the same time, sabayan mo ng other steps, di ba? Habang tumatagal, you do it consistently, palaki ng palaki yung growth ng store mo. At marami kang pwede pang gamitin dito as a tool para ma-convert mo yung mga buyers mo. Ngayon, kung gusto mo makita to, yung mga bawat functions nito, I have a video doon sa aking channel nakalagay 50 ways to earn sa Shopee and Lazada. At lahat ito isa-isang pinaliwanag doon sa video na iyon. Okay? O 50 na paraan para ikaw ay magkaroon ng benta sa Shopee and Lazada. At hindi lang vouchers, you can do the discount promotion, the bundle deals, add-ons. These are increasing basket tool or even the pag-increase ng order value. You can use that para lumaki yung sales mo. And take note,
bago mo gawin itong step 3 na ito, siguraduhin mo na okay na ang step 1 mo, okay na ang step 2 mo. Kasi sino ba i-convert mo kung wala kang traffic? Di ba? Sino yung i-convert mo kung wala namang visitors na na-attract dun sa step 1 mo, which is your product page. After mo magawa itong tatlo to, you will see the relation between the three methods na to or the three steps na ito. Kapag nagbasa ka na ng business advisor mo, like this one, dito mo malalaman kung nasaan ang problema ng item mo. Let's say bagsak ang page view, ibig sabihin may problema ka sa step 2, hindi ka nagda-drive ng traffic. Bagsak ang visitors mo, ibig sabihin may problema ang step 1 mo, ibig sabihin the photos, the title, the price are not magnetic, you are not attracting visitors. You see what, nakikita mo kung ano yung ano, yung nagiging kung saan ka pupunta. 'Di ba? Hindi ka na naliligaw ng landas kasi naiintindihan mo na yung takbo ng three basic step. Let's say mataas ang visitors mo, konti ang orders mo, ibig sabihin let's say bagsak yung conversion rate mo, hindi ka nakakapag-convert ng mga visitors mo into a buyer. So ang problema doon is either your step 1, okay? The step 1 is the page is not sales converting, or maybe the step 3 kulang ka sa offer to close the deal para sa buyers mo, or you're not offering any discount, yung competitors mo mas maraming ino-offer, so mas lumilipat yung ibang mga buyers mo doon sa ibang store. So dapat meron ka din doon sa store mo. And with that, okay, nalalaman mo kagad ang problema ng store mo. Okay? Dito mo makikita kung saan ka dapat magtrabaho. And this will be, ito yung magiging assignment mo o homework mo when reading the business insights or the business advisor. Kapag marunong ka na magbasa neto, okay, at naiintindihan mo yung three basic step, you know what to tweak, you know what to edit, you know what ano yung dapat mong i-improve dun sa tatlong methods na yon. At sana, okay, dito sa maiksing na i-share ko po sa inyong mga sellers na ito, ay I hope nakatulong po itong mga tinuro ko dito. At yun nga, if you want full details about this tutorials, it is already posted yung mga ibang step na ito doon sa aking channel if you want to see the mas detailed na explanation about this one. So that's it. So pag magawa mo ito, sumabog ka yung store mo. So syempre, number 4, okay, that's the time. Gumamit na tayo ng mga ethical methods. And then number step 5, magbabasa na tayo ng business data, business advisor, and then babalik tayo sa step 1, 2, and 3 para gumawa ng adjustment. Pag sumabog, pwede tayong mag-duplicate, pwede tayong mag-expand pa, di ba? And then apply the three basic step again. Or maybe we can upload a new product again, and then apply the three basic step again to optimize your product. At doon lang iikot ang buhay ninyo as a seller. Okay? So that's it. Yun lang ang aking maibibigay na advice, especially doon sa mga hindi pa makakuha ng kanilang benta. Okay? Thank you, Coach Mark. Nako, parang nahilo ko sa mga pinag-aralan natin, pero very much ano, Coach Mark, ano, timely, and for people na talagang paumpisa pa lang, lalo na yung mga subscribers namin na nakaantabay ngayon. Sige nga guys, pa-type nga. Kung may natutunan kayo, please type yes. Not kung talagang na-absorb nyo yung mga sinabi ni Coach Mark. Nako, grabe. Total value yun. Ha? Tatlong step lang. Wala ka na ibang tatandaan, no, Coach Mark, no? Optimize. Three basic step lang. Traffic and conversion. Tapos, ang pinaka-takeaway ko dito, Coach Mark, ano, yung how you read the data sa business advisor or insights. Kasi, I think, karamihan ang nandito, they really don't know how. Doon sa YouTube Coach Mark, may mas detailed. Another thing, kapag nagbabasa ka ng business insights. Ano, Coach Mark, nawala yung ano mo. Hello. Hindi ko marinig. Okay, another thing, no, when reading your business insights, huwag kang titingin sa benta. Okay? Huwag mong titingnan yung benta, kasi pag yung benta titingnan mo, wala kang gagawing movement. Yes. The first thing that you need to do
Okay, as a new seller or even an existing seller, always look on the traffic. Page yes. view and then visitor. Tama. Kapag may traffic ka, magkakaroon ka ng visitor. Kapag may visitor ka, meron kang mako-convert into a sales. Pag yes. titingin ka lang dito sa benta, oh, pwede naman gumawa ka ng adjustment. But the best thing na pwede mong ma-detect ang step 1, 2, and 3 through the page view, visitor, and then the number of orders. So yun lang yes. ang ma-ano ko sa inyo, ma-i-share about reading the datas of your products. Kasi marami po kasi na andaldal ko. Ang dami po kasi na nagsasabi, ako lang ba nakakaranas ng ganito? Wala akong benta, ganyan. Ganyan talaga. Kasi panayan tingin mo sa benta eh, pero hindi mo tinitingnan what is the problem of your store, 'di ba? So you need to detect the problem of your store at doon ka gumawa ng step para ayusin at makuha mo yung benta na gusto mo. O yun na, tikom na bibig ko. Ayoko. Na tama ang sabi ni Leo. Grabe coach, nakaka-inspire, nakaka-motivate naman yung pinapakita mong metrics. Yes. No, talagang may yung resulta ni Coach Mark, talagang pinapakita niya sa inyo, binubulat-lat niya yung ito talaga, yung nangyayari sa story. Wala akong tinatago, walang demo I mean, account. Like, wala, walang demo account, no. Tapos Coach Mark, talagang ano to, no? Based on experience yes, yung talagang inaano mo sa kanila. Experience based yung mga tinuturo natin. Okay. Okay. Siyempre naman, 'di ba? The very reason ko bakit kami nag-invite si Coach Mark eh para maano din niyo na merong alam niyo naman ang Lazada and Shopee, 'di ba? Magtayo pa lang kayo ng online business na ganyan. Coach Mark, ano ba usually yung challenges kapag magtatayo sila ng Shopee and Lazada? Na kailangan na nilang ihanda yung sarili nila ngayon. Well, una sa lahat is products syempre. Products. What products to sell, 'di ba? Tama. And then which platform? Mm-hmm. Diba? And then the capital. You need to yes. consider the capital also. Yes, so yun lang. Good. The knowledge, madali ang knowledge kasi it's already, you can acquire it freely outside, diba? So, but the main problem na yon, so yun. No comment. With that, with those challenges, ano, isishare ko sa inyo yung link na yan. Diyan po kayo mag-register sa BilisBenta at isishare po sa atin ni Coach RJ. Kung paano ba? Sige nga, Coach RJ, nang mabilisan. Bago ko share, no, Sir Lloyd, saka Coach Mike, may question dito, interesado na kasi. Maganda kasing question. Ang ganda, Coach, sige. Mike, ano daw po ba? Okay po ba mag-start po ng both agad na Lazada and Shopee? Dapat kasi importante yung mastery. So, yes. you need to start with one platform only. Yes. So once na ma-master mo yung isang platform, now you pag sinabi scaling yan eh. You can go with that's the right time na now is the right after na. I'm sorry. After mo ma-master mo yung isang platform, so that's the time na mag-jump ka na or mag-scale ka to another platform. At least yes. magiging madali na sa iyo yun kasi medyo familiar ka na sa mga different sections ng seller center. Yes. Yeah. Thank you. So dito na isang link po ni Coach Mark. So share screen ko lang. So kaka-copy paste ko lang po yung link dito. Ayun po yung link niya. Ganyan. Then magre-register lang po ako dito. Email address, mobile number, and password lang po. Then once na nag-submit niya po yan, may OTP na po kayo na marireceive para maging successful. Mm-hmm. Yes. Tapos kapag nakapag-register na kayo dyan, open po kami sa BilisBenta page ng lahat ng katanungan ninyo with regards sa dropshipping. Kasi guys, andito na, naiharap na sa inyo ni Coach Mark kung paano ba no, magkakaroon at sasabog ang benta ninyo using Shopee and Lazada platform. It's now on you, lalo na sa mga nag-iisip pa lang mag-umpisa sa negosyo na to. Hayaan yung tulungan namin kayo sa BilisBenta na may pagpatuloy ang e-commerce journey ninyo. At kami, hindi namin kayo pababayaan at tuturuan din namin kayo ng ilang mga strategies and tips namin kung paano namin ginagawa sa Shopee and Lazada. Pero Coach Mark, maraming salamat po sa oras. Thank you din. Coach Mark, thank you po. No? Baka po may ipopromote. May ipopromote ka, Coach Mark. Opo. Nagtuturo po ako ng free, okay, I'll repeat, it is a free Shopee and Lazada tutorial. Okay, sa mga naliligaw ng landas or niligaw ng landas. Okay. So, yes.
open yung aking mga palad para tanggapin kayo. Actually, meron akong more than 7 groups na ginaguide dito sa Shopee and Lazada, and nakakatulong naman kahit papaano sa ganung paraan. And at the same time, yung mga yes. frequently asked questions ng mga sellers, sometimes nasasagot po natin yun. And yun nga, nag-guide natin, lalo na sa mga nagsisimulang mga sellers po. So, thank you, Coach Mars. Yes. And most yung ginagawa mo, Coach Mars, sa community. All free, yes. sir? Okay. Yes, kasi syempre, payback time din naman. We need to yes. mag-pay forward tayo kung ano man yung para sa community din also. Thank you, diba? Coach Mark. Ito guys, so imagine wala ang bayad to ha, pero talagang binigyan tayo ng oras si Coach Mark. Ganon din po sa BilisBenta. Meron din po kaming mga coaching program once you subscribe with us at naging part po kayo ng family namin. Hindi po namin kayo bibitawan at tutulungan din po namin kayo. Katulad ng pagtulong po ni Coach Mark. So again ha, mag-register kayo dyan at itanong nyo sa page namin kung paano mag-work. Kasi dito, magsusubscribe ka lang, gagawan ka namin na ng account. Sundin mo yung step by step ni Coach Mark at pasabugin natin ang benta na yan. Wala ka ng capital ha? No capital on product inventory to guys ha? Wala bilis ka na ilalabas. Oo. Kung may bilis benta, sabog benta din. Gusto ko yun, Coach Mark. Sige, gamitin natin. Bilis sabog benta, benta, sabog benta, di ba? Kasi diba? Dito sa dropshipping namin, yung tinuturo ni Coach Mark, imagine yung inject nyo yan, unlimited selling. Kahit 1 million, 5 million, 10 million sales pa yan, wala ka nang isipin kung hindi subscription fee lang. Yes. Marketing so, lang. Mahaba, malaki yung product listing. Yes. So, yung iba, yan ay yung sa mga struggles ng mga sellers on which product to sell, di ba? And then, yes. capital also. Tama. So, dito, you have your products already, di ba? Andiyan na yung fulfillment na, yes. di ba? And then, yes. mababang so, capital. At the same time, i-inject mo lang yung mga tinuro. I-apply mo lang. Siyempre, kailangan yes. ng actions eh. Tama, magkaroon tama. Magkaroon ka ng action, so magkakaroon ng result. And your result will be based on the quality of your work pa rin. Mm-hmm. Okay? Not based on the 3 basic steps, sa quality ng trabaho mo dito sa tama. Platform na ito. Oo. Kasi karaniwan ng mga pumapasok sa ganito, Coach Mark, ano? Parang kala nila gumawa lang sila ng store, tapos po konting edit-edit lang, okay na. Hindi pa nila. Mm-hmm. Talagang tatrabahuhin mo araw-araw. Maraming trabahong gagawin. Pero mm-hmm. yung trabaho, worth it kapag nagkaroon worth ng it. Resulta. Oo. At the same time, yung skill, yung tinatawag natin, yan talaga yung ma-acquire ninyo kapag sinimulan nyo na itong negosyo na to. Again, maraming salamat sa lahat ng pumunta, sa lahat po na interesado. Chat ko lang po kami sa page at sasagutin po namin kayo. Coach Mark, maraming salamat thank po. Sana so hindi much. Ko ang una at huli, ha, Coach Mark. Yes, anytime po. Pwede nyo akong kontakin about, basta makatulong tayo. So gagawa pa tayo ng mga ibang session with Coach Mark, ha. Sa lahat ng mga nandito, ha, attend pa kayo. Guys, sa lahat ng may tanong, saan kanila makokontakt, Coach Mark? Yun nga, yung aking Facebook page, Mark D. Yung may poging Mark thumbnail, D. Tingnan nyo po yun. Yung mapayat. yung payat pa nun. Yung payat so, yun, pa nun. Pwede nyo tingnan yung thumbnail na yun. And then sa YouTube, yung Cram Daddy. Subscribe mm-hmm. nyo po yun. It is a community channel na makakatulong sa mga bawat seller talaga. Okay. Siguro coach, ano tayo, picture tayo, no? Sige po. Ah, sige. Okay, guys, baka naman maipakita nyo naman ang mga magaganda at mga nagwagapuhan ng mga camera, itsura. Yung hindi mag-open ng camera, hindi tatalaban 3 basic step. Kung may sumpa, sabi ko sa inyo, huwag yung ginigigil dyan si Coach Mark. Okay. Siyempre, simple instruction, siyempre dapat nasunod tayo para. Exactly. Okay. Wait lang po ah. Okay, 1, 2, and 3. That's the first page. Hold on, I'll save it. Okay, 1. Okay. In second page natin. Okay, again. 1, 2, and 3. Yun. Napakasaya, napaka... Ako din, dami ko din natutunan ngayong gabi na to. Coach Mark, maraming salamat po sa ano niyo. Good luck. Okay, wala na ba kayong tatanong? Okay na kayo, wala na kayong tanong. Sa lahat po na interesado nga sa dropshipping, please type 1 kapag interesado nga kayo sa dropshipping. Sige nga, tignan ko nga kung may mga interested at nakapag-register na. Yan, si Lizelle.
Thank you, Lizelle. Ang dami pala. Si Mark D. Leo, oo. Kasi yung link ni Sir Mark ang pakigamit po, ah. Yan, very good. Kasi nag-a-aspire kami na maging coach si Sir Mark dito sa BilisBenta. Pag yan naging coach, nako, ewan ko na lang talaga sa inyo. Sabog-benta na. Sabogin talaga ang benta na niya. So, hashtag sabog-benta. So yun, wala na? Okay na, Coach RJ? Wala po. Coach Mark? Wala na po. Good luck sa ating lahat. God bless okay. You all. Maraming maraming salamat guys and I love you very much. Bye. Good luck sa atin lahat. Bye-bye. Good luck po. Bye-bye. Good luck sa atin. Coach Mark, thank you very much. Yan. Thank you, Jennifer.